hindi maipagkakaila na isang huwarang mayor si Isko Moreno sa maraming paraan. Isa na rito ang pagpapatayo ng maraming imprastruktura na madalas ay napapalibutan ng maraming isyu ng korupsyon. Bilyon kasi ang budget na binibilang sa pagpapagawa ng imprastruktura. Kaya naman, madalas inaabuso ito ng maraming politiko. Pero ibahin natin si Isko Moreno. Dahil kitang-kita naman na kahit sa maikling panahon ng kanyang panunungkulan, napakaraming nakinabang sa mga naipagawa niya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa video na ito, tatalakayin natin ang legasiya ni Isko sa pabahay at healthcare facilities para sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Unahin na natin ang mga nagagandahang housing projects ni Isko. Isa sa mga kapuna-puna sa housing projects ni Isko ay ang pagpapatayo ng mga ito sa mga lugar sa lungsod kung saan talamak ang informal settlers. Ayon kay Isko, bilang isang batang laki sa hirap, pinangarap niya noon na yung natitikman ng mayayaman ay pwedeng maranasan din ng mahihirap. At natapad niya ang pangarap na ito para sa mga Manilenyo. Ilan sa mga bagong tayong housing projects ay ang Base Community, isang 229 two-story building na may 42 square meter housing units na may 2 bedrooms, dining room, kitchen, bathroom at living room. 2,000 pesos kada buwan lamang ang babayaran ng mga tenants dito. Malacondo na tirahan ang natatamasan ng tenants ng Condominium 1 and 2, Binondominium at San Sebastian Residences na pawang bagong tayo at may kanikanilang facilities rin na magagamit ng mga nakatira dito. Marami namang humanga sa San Lazaro Residences at Pedro Hill Residences dahil bukod sa magagandang units na titirahan ng mga tenants dito, may parking slots, swimming pool, at health center, pati na rin public health laboratory. Dito pa lamang ay kitang-kita na kung gaano kalaki ang kagustuhan ni Isko na iangat ang antas ng pamumuhay ng lahat ng Manilenyo, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Patungo naman tayo sa mga ospital na pinaganda at sinaayos sa ilalim ng pamumuno ni Isko. Isa sa mga naging prioridad ni Isko ay ang pagsasaayos ng mga lumang pampublikong ospital sa lungsod tulad ng Ospital ng Sampaloc, Ospital ng Tondo, Santa Ana Hospital, Justice Abad Santos Medical Center, at Gat Andres Bonifacio Medical Center. Hindi lamang niya pinaayos sa mga pasilidad na ito. Binigyan rin ni Isko ng budget ang pag-upgrade ng mga medical devices upang mas mapalawak pa ang serbisyong naihahatid ng mga ospital na ito sa mamamayan. Maaalala rin na ilan sa mga ospital na ito ay nagsilbing pagamutan para sa mga kababayan nating nagkaroon ng COVID-19 na bagamat biglaan ay nagawa ng paraan Isko para matugunan ang pangangailangan sa ospital. Isa pa sa pinakamalaki at successful na proyekto ng pamahalaang lungsod ng Maynila ay ang 344-bed Manila COVID Field Hospital sa Carino Grandstand na natapos lamang sa loob ng 52 na araw. Ipinatayo rin ang President Corazon C. Aquino General Hospital na matatagpuan sa loob ng Base Community Compound. Higit sa lahat, isang malaking tagumpay para sa pamahalaang lungsod ng Maynila ay ang 10-story bagong ospital ng Maynila na tinatarget na mabuksan bago matapos ang taong 2022. Ang ospital na ito, bagamat isang pampublikong ospital, ay tinawag na world class ng ilang kritiko dahil sa ganda ng mga pasilidad dito. Humahabol ito sa kapasidad at kalidad ng mga pribadong ospital na meron tayo dito sa Maynila. Isang indikasyon na rin ito ng paglihis sa hindi magandang imahe ng mga pampublikong ospital. Dahil ayon kay Yorme, ang magandang serbisyo ay hindi lamang para sa mamamayan, kundi para sa lahat. Tunay na kahanga-hanga ang legasiya na may iwan Isko sa Maynila.
Mapapaisip talaga ang kahit na sino kung ano pa ang kaya niyang gawin para sa bayan kung siya sana ay nanalo bilang pinuno ng Pilipinas. Marami pang nagawa sa isko sa Maynila na nais naming talakayin. Kung nais niya pang malaman at gunitain ang legasya ng ating nag-iisang Yorme, siguraduhin na ka-subscribe kayo sa channel na ito at magbigay ng inyong opinion sa comment section. Maraming salamat at hanggang sa susunod na video. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nokum, subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.